Welcome in the world of electrical installation and maintenance, grade 10. This is Frederick Liban, your TLE teacher. Our topic today is all about types of wiring devices and ground fault current interrupter. At the end of the lesson, the learner is expected to identify the different types of wiring devices, understand the characteristics of ground fault current interrupter, and recognize the importance of ground fault current interrupter. Going back to our past lesson about electrical wiring plan, the interpretation of electrical diagram number 1 is one bulb controlled by two three-way switches and one bulb controlled by one SPST switch. Number 2, electrical wiring diagram. One bulb controlled by two three-way switches, or one bulb controlled into two different locations. Number 3, electrical wiring diagram. Three bulbs controlled by one SPST switch. Base sa National Electrical Code or NEC, ang wiring device ay isang bagay na daluyan ng kuryente. Hindi gumagamit or nagkukonsumo ng electrical energy. Kapag sinabing wiring devices, ito yung iba't ibang uri ng electric components. Ang mga halimbawa nito ay switches, relay, contactors, receptacles, conductors, at marami pang iba. Mga bagay na dapat sundin sa pagpili o pagbili ng wiring devices. Una, piliin ang kilalang company or kilalang manufacturer ng wiring devices, katulad ng Molex manufacturer. Pangalawa, look for a project with a multi-year warranty. Karaniwan, ang mga kilalang industry manufacturer ay mayroon sila nito. Number 3, make sure that there is an easy and clear way to contact the manufacturer support. Or check a connected equipment damage warranty. 5. Always ask the manufacturer's manual. 6. Select wiring devices which are well made and durable. 7. Select materials that are easy to use and install. And number 8. Select wiring devices according to the job requirements. Outdoor receptacles or outlets, including those in kitchens, bathroom, and places near the water, should be the ground fault circuit interrupting type, or GFCI. Ang ground fault circuit interrupter, or GFCI, ay may kamahalan compared sa ordinary outlet, at ito ay karaniwang install sa residential electric circuit. Ang disenyo ng GFCI ay para protektahan ng mga tao at mga hayop sa nakamamatay na electrical shock. Kapag ang GFCI ay na-detect na mayroong ground fault sa circuit, kusan itong pahintuin ang daloy ng kuryente. Imagine, nasa bathroom ka at gumagamit ka na ng hair dryer at aksidente itong nahulog sa bathtub na punong-puno ng tubig. Ang GFCI ay kusan itong papahintuin ang daloy ng kuryente within 160 milliseconds mula nung nahulog ang hair dryer sa bathtub na punong-puno ng tubig. Kung may tao sa bathtub, mararamdaman pa rin ang painful shock or electric shock. But the GFCI will prevent electrocution or serious injury. Kung ang outlet ay hindi na gumagana o wala ng kuryenteng dumadaloy, pindutin lamang ang reset button para magamit ito muli. How does a ground fault circuit interrupter works? A GFCI continually measures electricity flowing within a circuit to detect any loss of current. If the current passing through the circuit fluctuates even in a small amount from the current that is returning, the GFCI instantaneously switches the power off to the affected circuit. The GFCI interrupts power within milliseconds to prevent a lethal dose of electricity. Halimbawa, meron kang oven toaster na luma sa bahay mo at loose na yung wire nito at yung wire na didikit sa frame ng iyong oven toaster.
Kapag ang male plug ng oven toaster ay nasaksak sa outlet, ang housing or casing ng oven toaster ay dadaluyan ng kuryente. At kung nahawakan mo ang casing or housing ng oven toaster at sa kaliwang kamay naman or ibang kamay naman ay nahawakan mo ang grounded metal objects like a kitchen faucet, you will receive a life-threatening shock. Pero kung ang toaster ay plugged in into GFCI outlet, kusa itong mag-turn off bago dumaloy ang electricity sa katawan. Para lubusang maunawaan ang ground fault circuit interrupter or GFCI, panuorin ang video nito. Okay lang ba na palitan ang circuit breaker ng GFCI? Unang-una, ano nga ba ang circuit breaker? Sa simpleng termino, ginagamit natin ang circuit breaker upang maproteksyonan ang ating mga sarili at ari-arian sa panganib na dulot ng kuryente. Ang device na ito ay kayang patayin ang electrical connection kung magkakaroon ng overload na nagdudulot ng sobra-sobrang kuryente na maaaring maglulutin ng pag-init at pagkasunog ng mga wires nito na maaaring maglulut naman ng pagkasunog ng bahay o ari-arian. Nakakaingat. Ang mga relasyon ay natatapos dahil sa nawalan na ng init, kasalungat naman ang circuit breaker. Tinatapos nito ang pagpasok ng kuryente kung ang init ay sumusobra na. Subalit nahihirapan itong mag-detect ng mga grounded na linya na napakamapanganib, lalong-lalo na sa mga lugar na may tubig kagaya ng CR, laundry area, at mga lababo. Ang kombinasyon ng tubig at kuryente ay napakamapanganib. Ang GFCI o ground fault circuit interrupter naman ay isang klase ng saksakan o outlet na pumuputol sa electrical connection sa oras na 1/30th of a second. Meron din itong anyo na tinatawag na GFCI circuit breaker na ginagamit sa jacuzzi at swimming pool. Kung ang circuit breaker ay nagre-react base sa init, ang GFCI naman ay nagre-react base sa balanse ng kuryente sa dalawang linya nito. Kung mas mataas ang kuryente sa hot wire kaysa neutral wire, malamang ilan sa mga kuryente nito ay umaagos sa ibang daanan na maaaring makadisgrasya sa mga tao sa paligid, lalong-lalo na kung may tubig na isang conductor ng electricity. Natatapos ang relasyon kung nawala na ng balanse. Ganun din naman ang GFCI. Kapag walang balanse, otomatikong matatapos ang koneksyon sa kuryente. Halimbawa, nag-hair dryer ka sa iyong buhok at nahulog mo ang hair dryer sa lababo na may umaagos na tubig. Kung hindi GFCI ang outlet mo at nahawakan mo ito, makakaranas ka ng dire-diretsong electrical shock na maaari mong ikamatay. Parehong usapan din ang mangyayari kung mahulog ang oven toaster mo sa lababong may tubig. Paniguradong mapupurungan ka kung mahahawakan mo ito ulit. Sa sitwasyon na ito, hindi makakatulong sa iyo ang circuit breaker, lalong-lalo na kung hindi umaabot sa overload current ang madidetect nito. O kung umabot man, kailangan pa rin ito ng sapat na init para mag-trip. Dahilan kung bakit tatamaan ka pa rin ng electric shock. Kaya't hindi pwedeng sabihin na pareho lang ang GFCI at circuit breaker. Hinihikayat ko kayong lahat na gumamit ng GFCI sa mga wet areas o mga lugar na karaniwang may tubig. Medyo mahal lang ito ng kaunti pero paniguradong sulit naman ang proteksyon na naibibigay nito. Meron din namang mga espesyal na klase ng circuit breakers, kagaya ng earth leakage circuit breaker at residual current circuit breaker na ibang-iba sa mga common na circuit breakers na ginagamit natin sa ating mga bahay. Types of ground fault circuit interrupters. Number 1, receptacle GFCI. This GFCI is used in place of a regular wall outlet or duplex receptacle. This GFCI is normally found throughout the house in places such as bathrooms, kitchens, garages, outdoor areas, and other locations where damp conditions may exist.
The receptacle GFCI fits into the standard outlet box and protects you against ground fault when an electric product is connected to the GFCI protected outlet. Modern home use receptacle type GFCI that will protect other electrical outlets connected on the branch circuit. Para lubusang maunawaan ang receptacle GFCI, panoorin ang videong ito. Line 2. So, susubukan natin yung ground na naka-atas dito sa line 1 at line 2. So, ano bang mayayari sa GFCI? So, may wire mo tayo dito. So, i-jumpin natin. So, gagawin natin, isaksang natin ang isang linya dito. Tapos, ilalagay natin sa ground. Ano bang mayayari sa GFCI? So, yan. Saksangan dito. So, nakikita niyo po, nag-trip po ang GFCI. So, kahit isaksang natin yung valve natin, dito na indicator valve natin na plug-in. So, wala na. So, kailangan mong i-reset muli dito sa push button. Ayan. So, yan po ang unang function sa... Yung pangalawang function, yung sinasabi natin na unbalanced load sa line 1 at saka line 2, dapat balance po siya. So, ito po ang gagawin natin. So, kukunin po nito. So, yung sinasabi na unbalanced load, dapat dito ka talaga dumahan sa line 1 at line 2. Hindi ka pwedeng dumahan sa ibang linya. So, gagamit tayo muli itong yung sinasabi natin, email socket. So, gusto ko ipakita dito na lang natin ilagay. So, pag unbalanced load, so dito ka dadaan sa unbalanced load. So, kung dito mo ilalagay, tapos dito ka maglagay sa kabila, ano bang mangyayari doon? Ayan, nagtitrip ang GFCI natin. So, totoo na hindi ka pwedeng mag-unbalanced load. So, gusto ko, ilagay muli, i-receive muna natin. Dito po, ilagay. Tapos, lalagyan natin ang indicator valve para makita ng ayos. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, i-unbalanced load natin. Kung dito natin didaan sa butas sa dalawa, so, balanced load yun. So, idadaan muna natin dito. Ayan, makikita, maninilaw yung valve. Pero kung dito mo idadaan, yung isa, saka dito yung isa, so unbalanced yun. So, subukan natin muli. So, isa dito, tapos isa sa kabila. So, dito sa kabila, yung hindi ito nag-trip, line 1, line 1 dito, line 1 din dito. So, dito yung rin ito. Ayan, so, may protection siya sa unbalanced yun. Dapat balance po ang paglalagay sa GFCI. So, ang gagawin natin, reset po lang dito, muli sa push button, dito mo i-reset. So, ayan po, balik na po sa activate ang GFCI. So, ang gagawin po natin ngayon, gusto ko rin subukan sa kabila. Pero alam natin, wala pong protection ang surface type na circuit breaker. Pero gusto natin subukan. So, ang una kong gusto isubok, yung ilalagay natin yung line 1 at saka sa ground, meron ba siya doon? So, ilagay natin. So, dito, ito okay lang ito dahil makapasok naman ang wire, yan. Tapos, dito mo isaksak sa ground. Kung makikita mo, wala po. O, hindi na-trip yung circuit breaker natin. Kasi wala siyang protection doon sa ground fault. O, kaya dito sa kabila, ganun. So, wala. So, kahit doon tayo sa unbalanced load. So, dito tayo sa unbalanced load. So, isa dito, tapos dito ilagay sa kabila. So, may unbalanced load ba siya? Ayan, o, ilo, wala. Hindi po na-trip ang circuit breaker na surface type. So, wala po. Kaya dito sa kabila, ilagay natin. Kaya dito, ayan. Wala po, protection. So, ito pa, ang maganda sa GFCI. Ito po ang gagawin sa GFCI. Ito, sabi nila, paano self-manipulate kung meron na naman batang maglalaro dito sa GFCI? So, ito po, kumawa na naman po tayo ng alamoy dito. So, kayo, sabihin natin, gusto kong may batang hindi mo na mamalaya yung anak mo. Naglalaro doon sa outlet, tapos ang ginamit mo na outlet, GFCI. So, ito po maganda. Hindi ka basta makasaksak sa GFCI. Kung titignan nyo dito, hindi ka basta makasaksak. Hindi basta makapasok ang alamoy sa GFCI. May takip po, hindi basta makapasok. Okay? Ayan, mabawag na ang mga natin. Wala. So, ang gagawin po natin, ito na lang. Lalagyan lang ako ng pinong sakin na nilagay natin para makapasok tayo dito. So, ito, nabali na. Gusto na natin pasokin. Pero for demo purposes po, ito, gagawin na naman natin. So, ito yung palagi kong sinasabi, don't try this at home. Ito, demo purpose na natin. So, ito po, pwede tayo makapasok kayo dyan. Kasi, for demo purposes, kung ano bang mangyari kung masaksak sa bata na naman ang update ng GFCI. So, subukan natin, for demo purposes, ano bang mangyari? So, ayan, bitiwan ko. So, hindi na siya nag-trigger, pero ito po, hindi po tayo nakukurente. Ayan, titingnan nyo. Gumamit tayo ng GFCI, ayan, wala. Tapos kabila tayo, dito natin ilagay. Ayan, wala pa rin. So, hawakan natin muli, wala. Pero gusto kong i-prove na lang na kung sakaling mag-ground po ito, ano bang mangyayari sa ground fault? O, ilagay na naman natin sa ground. So, nakalagay din sa ground, tapos itas natin yung wire. O, nag-trip na naman po ang, nag-trip po ang GFCI natin. So, tanggalin muna natin ito. Saka, i-reset natin muli. Diyan, umilaw natin natin, umilaw ba? Ayan, umilaw po ang GFCI na ang lighting natin ng indicator. So, sabi ko na ipakita sa inyo na ang gamit po natin na supply ay line to line voltage po ang gamit natin. So, gusto ko na lang ipakita muli. Ito yung crystal, receive natin sa 750 volts lang. Tapos, isaksak natin. Magkano ba ang, ilan ba ang supply dito? Ayan, nakikita ba? Ayan, saksak natin. So, may rating po siya, 234. Nakikita ba? 234. So, muli kong balik, kano sa kasimpli. Isaksak natin itong, ayan, okay. Ayan. Ayan po. So, ngayon, may gagawin na naman po tayo. Dito, gusto ko, lagyan ng indicator po para maganda. So, ito yung indicator. Tapos, ito yung sinasabi natin na gusto natin makita kung ano ang mangyayari kung isaksak. Ito, hindi naman tayo makapasok. For demo purposes, ito na lang gawin natin kung isaksak natin. So, ano ba ang mangyayari?
So, ayun po, ito po ang mangyayari. Subukan natin, isaksak habang live po yan. Tapos may batang naglalaro, sabihin natin. So, isaksak natin. So, ayan. So, isaksak natin. So, ayan po, makikita nyo, hindi po tayo nagkukurente. Para rin siyang RCCB na umaakit yung GFCI natin. So, sa kabila naman. So, ganun pa rin, wala po. Kahit hindi po nag-trigger yung GFCI natin, importante hindi tayo basta nagkukurente po. Ayan. Tapos, subukan natin i-ground. So, yung ground, makikita naman natin, yung nilagay natin agad dito, yung mga ground. Kasi pag walang ground, walang silbi, dapat lagyan mo talaga ng ground. So, gusto kong subukan ang ground gamitin. So, dito naman, kasi naka-ground yung meter natin sa circuit breaker. So, dito tayo kukuha ng ground. Yan, tapos, ilalagay natin dito sa alambre. Ano bang mangyayari? So, yan po. Mag-trigger po talaga ang GFCI kapag may ground nakatat sa linya sa line na ito, nag-ground. Yun lang, maganda. Tapos, i-reset mo lang muli dito. Dapat i-reset mo lang dito sa lid. At muli siyang babalik yung load activation sa GFCI. So gusto ko ipakita para makita pa ng maayos. Ayan, line 1 nito at line 2, naka-jumper po yung wire. So ibig sabihin, pag-isaksak natin ito, short circuit na po ang nangyayari. So gusto kong itakil muli. Gusto kong i-off itong dalawa. So dito tayo sa circuit breaker na service type. Kasi sinabi doon sa service type, can't protect overload and short circuit. So ang gagawin natin, ito po, isasaksak po natin dito ang plug na short ay jinumper po tayo dito. Nakita niyo naman na naka-short po talaga. So ilalagay natin siya dito. So ilagay mo na yung indicator light natin. So para makita po, yung indicator light switch natin. Ayan, so ibig sabihin live po. Tapos, gusto ko na rin kunan ng voltage para sure tayo. Ayan, isipin natin sa 750 volts. Kukunan natin ng voltage dito sa kabila dito. So meron siyang 234. So gusto ko siyang i-off. Tapos ilalagay po natin doon ang gap na ito. Dahil gusto natin makita kung kaya pa mag-protect sa short circuit. Gusto ko ilagay dito. Tapos i-off natin ang breaker natin. So ano bang mangyayari? So switch on ko. 1, 2, 3. So, kung makikita niyo po, nag-trip na, naka-off na po dito. So, i-reset natin muli, tatanggalin muna natin ang sinampin natin na plug. Tapos, ibaba natin muli ang circuit breaker para ma-refresh. Ayan. Tapos, i-switch on natin muli. So, okay po yung light natin. So, ang gagawin natin, dito tayo sa kabila. So, i-off muna natin dito. So, dito tayo, subukan natin ang GFCI. Kung pwede ba siyang makaputik sa overload at saka short circuit. So, ngayon, ang gagawin natin, i-short circuit natin ito kung kaya ba yung mag-protect na. So, ang gagawin natin, ilalagay natin yung jumper dito. Ito yung jumper. Tapos isaksak natin dito. Ayan. Ano ba mangyayari ngayon sa GFCI? So, count tayo ng 1, 2, 3. Speaker. 1. Tapos ilalagay ko po ang short circuit na plug natin. So, yung sinabi ko na talaga na gusto ko talaga subukan ang GFCI. So, ano ba mangyayari ngayon? Manamis ba siya o hindi? So, bahala siya. So, gusto ko talaga ang patunayan kung ano bang sakayan sa GFCI kapag may short circuit na mangyayari. Total, may circuit breaker naman tayo sa panel board dito ng kantutik. Short circuit. So, bilang tayo na tatlo. 1, 2, 3. So, ngayon po, nakikita nyo dito, nakitrip po ang circuit breaker natin kung makikita naman dito, makikita. So, nakitrip po dito, gusto ko tanggalin ang sinampin natin na plug. Yan. Tapos, hindi ko ngayon alam kung okay pa ba ang GFCI natin. So, switch down muna natin dito kasi nakitrip ko ito. So, switch down natin. Switch on natin muli. So, ibig sabihin ngayon, umilaw ang indicator. Hindi po nasisira ang GFCI natin. Pero wala siyang protection talaga sa overload o short circuit kasi ito po ang nakitrip ngayon. So, i-reset pala natin para makita natin na okay ang GFCI natin. So, i-reset siya. So, i-reset natin. Nag-clip testing tayo sa trip. I-reset natin muli. So, okay po. Nag-function pa rin ang maganda. Number 2. Temporary or portable GFCI. When a permanent GFCI is not practical, temporary GFCI is used. Temporary GFCI contains the GFCI circuitry in an enclosure with plug prong at the back and receptacle plugs in front. It can be plugged into an unprotected outlet, and then the electrical appliance or device is plugged into the temporary GFCI. Portable GFCI is simply an extension cord combined with a GFCI. It adds flexibility in using receptacles that are not protected by GFCI. Extension cords with GFCI protection incorporated are great for use when permanent or portable GFCI protection is unavailable. To understand more about portable GFCI, watch this video. A portable GFCI, meaning ground fault circuit isolation outlet. It's you all listed. And
the purposes is if you're doing anything outdoors with electricity and for some reason the outlet does not already have ground fault protection, even if you're indoors and there's just any sort of electrocution risk, be it near a pool, open water sources, anything of that nature, this will sense electrical leakage, as they say in the product description, or really any shock hazard that's about to take place, and shut off the circuit for you. In residential electrical, usually kitchens, bathrooms, and your outdoor, if you have an outlet on the deck or outside of the house for servicing your house, we'll have this built in. You don't want to plug one of these into a GFCI outlet. Just bad mojo. Weird things happen. So you'll see there's an indicator light here showing that the power is on. It's good to go. You can test it. Just to test to make sure that the device inside works. Do that anytime you go to use this. Reset, you can hear the relay inside resetting and your power's back. I DJ outdoors sometimes. This is great for that. You never know if the dew's gonna fall and things happen. Kids with water balloons, I've seen that. Water guns come out of nowhere. Or even drunk party goers, if someone were to spill a beer on an active speaker, that's a bad time. Number 3, circuit breaker GFCI. Residences equipped with the circuit breaker must have circuit breaker GFCI protection installed in the panel box to give protection for a specific circuit. The circuit breaker GFCI serves two functions. First, the circuit breaker GFCI will shut off power to the circuit in the instance of a ground fault. And number 2, the GFCI circuit breaker will turn power off if a short circuit or overload is detected. Watch this video. Meron din ito kayo na tinatawag na GFCI circuit breaker na ginagamit sa jacuzzi at swimming pool. Now, in a GFCI breaker, this happens to be a square D1. This is a 20 amp breaker, okay? You have your trip button here, which I hope you can see that, okay? Little trip button there. It's actually purple on this one. And it says trip right on it, so you can't miss that. On this long end, this is where the mechanism is for the ground fault or fault combo, okay? So what happens is, you're going to have here, you're going to land your hot conductor, okay? Checking your understanding. Read each statement carefully and identify the items being asked. Write your answer on a separate sheet of paper and turn in the picture of your answer in our Google Classroom. Finally, this ends our lesson, and if you want to be updated in my next lesson, click subscribe button.